Hi, welcome to RafiGumangan.net. At ang tutorial na to ay about sa C++, at para naman may share ko yung konting knowledge ko about sa C++. At ano nga ba ang C++? Ang C++ ay programming language, at marami pang ibang programming language na pwede natin matutunan. Gagamitin natin software o compiler is type C++. Libre ito sa internet at pwede nyo itong i-download at install. Hindi tayo gagamit ng Visual Studio dahil mabagal lang kasi ang laptop ko at sana maintindihan nyo. So, let's begin. Simpleng introduction lang muna tayo about sa C++. And simpleng hello world. Program, magdi-display lang siya ng hello world na program, siguro. Madali lang muna yun, no? Ayan. Hello world. Para malaman natin yung mga syntaxes nito, dapat alam muna natin kung ano yung mga naka-declare. Hindi ko na i-declare, hindi ko na i-explain or i-declare yung iba pa. Kasi masyadong malalim pag English. Hindi ko kaya, nosebleed. Ito sa taas. Hashtag include IO stream or input output stream. Pangalawa is standard input output and the konyo para sa getch. Kasi kadalasan nag-exit agad yung program pag naran mo pag wala yung getch. Example, tanggalin natin yung getch. Tanggalin natin. Online program. Mag-exit agad siya. Pero mag-run siya. Yan. Kita nyo? Hindi ko nakita eh. Next is the int main or integer main. Ito yung mag-execute ng main program mo. Or may ibang tawag doon. Pero nakalimutan ko na naman. Cout or yung mag-display. Ito yung mag-output ng program mo sa command prompt. And ito yung end line. Ibig sabihin, maglalagay siya ng new line. Pag napansin nyo, pag may end line siya, is nasa baba yung cursor. Ayan, nag-blink. Pero pag wala yung end line, or pag sa word, enter yon. Pag tinanggal natin yung end line, steady lang siya sa kung saan nasa ang linya siya. Compiling. Tagal. Hello world. See? And introduction naman tayo sa ibang topic. Ayan. Ito yung mga headers niya is standard lang dapat yan na i-input tuwing mag-program. Yan yung mga unahin natin itatype. Main code. Tandaan lang ito nga. Stream, standard input, output, and konyo for the getch. Kasi yung konyo, gumagana siya minsan kahit wala sa ibang software. Pero, pag dito sa Dev C++, ayaw niya gumana. So, and next is about variable naman tayo. So, gagawa tayo ng program na simple lang. Ito yung mag-input ng name at mag-display ng pangalan mo. So, kailangan natin mag-declare ng variable. Nag-declare ako ng string. Ibig sabihin ng string is para siyang character. Pero ang string is kumukuha siya ng number, ay ng character na more than kilobyte siya. Ibig sabihin, kanya mag-store ng maraming character. More than 8 or more than 1 character. And my name is a variable. Example ng variable is sa x. Kumbaga sa algebra, x. Ibig sabihin, magsasubstitute ka ng kung anuman. Character, string, or number. So, string yung nilagay ko. Ang isasubstitute ko ay character or word.
kasi string, kaya niyang kumuha ng mahaba. And as usual, magde-declare ako ng display, simple hello world, and another line. It means, magka-question ako, what is your name? So, kailangan mo mag-input kasi nagtatanong siya. So, magde-declare ka ng sin. Ang sin is, or in, ibig sabihin, pag manakal-declare na sin, nag-a-ask siya ng kung anong number or value. Ibig sabihin, kukuha siya ng value. Kung mag-input ka ng name, yung pangalan mo na yun ay pupunta sa my name. Kumbaga, isa substitute niya. So, parang i-store niya yung value na in-input mo sa my name. And my name is a variable. Kailangan mo siya i-declare dito, followed by a semicolon. Kasi pag wala yun, hindi niya mare-recognize undeclared yung my name. Next, i-display niya yung name. Diba, kumuha na siya ng name. My name. Example is, nag-type ako ng Rafi, mag-i-store yung Rafi sa my name. And then, gumawa ko ulit ako ng another line, which i-display niya yung name. Standard output lang or syntax nito is ganito lang. Always tandaan niyo yung syntax. Example, end line. Ibig sabihin, pagkatapos na ng what is your name, bababa ako ng isang line, and i-display ko yung name niya. Your name is space, tapos yung kung ano may in-store mo na name. Kasi nag-store na siya ng name sa variable na my name. Try natin run yung program para mas maintindihan nyo. Filing at tagal. Yan. Hello world. That's the first line. Yung first line ng program natin. And second line is what is your name? And as you can see, nasa baba yung my name. Ay, hindi pala. Nasa gilid yung my name kasi hindi tayo nag-declare ng end line. Pag nag-end line tayo, dito yung pupunta. Pero hindi ako nag-end line para dito. What is your name? I-output natin is sample, gumarampang ka. Ibig sabihin, yung gumarampang ka, pupunta sa my name. Doon niya i-store. At pagka-enter mo niyan, kukunin niya yung my name and i-display niya sa my name ng out. Press enter. Your name is gumarampang. Simpleng input-output lang to para maintindihan nyo. And sana naintindihan nyo at sa susunod na video, marami pa. At salamat sa panonood and pakilike naman yung page natin as Gumangan Rafi. Joke lang. RafiGumangan.net at like it on Facebook and meron din sa YouTube RafiGumangan.net channel. And thank you for watching ulit and God bless.